Pasintabi po sa mga kumakain at mga manunood. Nagpatingin sa doktor ang isang lalaki sa Shanghai, China dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang kaliwang tenga. Nang suriin at silipin ang kanyang tenga gamit ang kamera, ay nakita ang buhay na ipis sa loob. Gamit ang tiyani ay buong nakuha ng doktor ang ipis na pumapalag-palag pa. Posible daw na nakapasok ang ipis sa tenga ng pasyente habang siya ay natutulog. May naiulat na rin sa Pilipinas na nakapasok sa tenga ang isang buhay na ipis. Uminda rin ang pananakit ng tengang isang babaeng estudyante sa Bohol at nang silipin ay buhay na ipis ang bumungad sa kanyang mga kasamahan. Bago kunin ang buhay na ipis ay nilagyan muna nila ng baby oil ang tenga ng estudyante at unti-unting kinuha ito gamit din ng tiyani. Ang ganito mga insidente daw ay madalas na mangyari kapag nauupo o natutulog ang isang tao sa sahig. Kapag nakaranas ng katulad na insidente, payo ng isang ears, nose and throat surgeon, kung hindi ka agad makakapunta ng ospital, ay suriin muna kung buhay o patay na ang insekto sa loob. Malalamang buhay pa ang insekto kapag may parang lumilipad o may tunog sa loob ng tenga. Kung buhay pa ay mainam daw na patayin muna ito bago kunin sa pamamagitan ng paglalagay ng baby oil. Makabubuti pa rin daw na magpatingin sa doktor kahit na naalis na ang insekto upang masiguro na walang naiwan sa loob ng tenga. Tiyakin din daw na malinis ang tinutulugan upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Javelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.